Kalau serap, nambah boy. Wow. Serap. Serap. Tak akan kumakain sama Maharen Restoran. Ngayon po ay magluluto naman ako ng Pancit Mickey. At ay pakikita ko po sa inyo kung paano ihanda at iluto ang Pancit Mickey. Tingnan po natin. At ito naman ang mga lahok, mga halo para sa ating Pancit Mickey. Ayan, merong repolyo, merong baboy. Itong baboy eh dinifrost ko na lang sa microwave. Tsaka siyempre may scallion. Ayan. At yan, carrots. Tapos yung Mickey natin ay ibinabad ko sa tubig kasi maalat yan eh. Tapos paminta, bawang, ayan, at sibuyas. Siyempre maglalagay tayo dito ng oyster sauce at saka soy sauce siyempre. Okay, so tingnan po natin ang proseso. Unang proseso natin ay magpapainit tayo ng frying pan. Tapos lalagyan natin ng konting mantika. Okay, pagdating naman sa mantika, ang ginagamit ko lang ay extra virgin oil. Sa lahat ng mga niluluto ko, extra virgin oil lang ho ang ginagamit ko. Whatever is the brand, basta extra virgin oil. Tingin ko, okay na po yun. Yan. Muna i-stir fry muna natin itong repolyo. Yan. Ikutin natin. Frying pan natin. Yan. Kailangan natin na malanta ng konti ang ating repolyo. Yan talaga ang proseso niyan. Yung iba pinakukuluan ang repolyo para maluto. Ayaw kong gawin yan kasi magtutubig eh. Magkakatas masyado. Kaya parang pina-frying pan ko. Ini-stir fry ko na lang. Pinaalam natin ng konti ang apoy natin. Okay. Hahangungin na ho natin to. Ngayon, maglalagay na naman tayo ng mantika. Bilang. Tapos carrots naman. Para magluto ng madali itong carrots natin, patakpan lang natin. Para mas mabilis. Ito na. Tunga tong carrots natin. Parang medyo tinusta ko pa nga. Tatanggalin na natin. Ngayon naman, the same pan, lalagyan na naman natin ng konting extra virgin oil. Tapos ilalagay naman natin dyan ang ating ito, yung baboy. Ay minarinate ko sa soy sauce at saka oyster sauce. Yan yan. Okay, so lalagyan na natin. Mas maganda kung imamarinate muna siya eh. Kahit na mga 15 minutes lamang ho. Okay? Yan. Pailang natin. Yan. Isa na natin. Sarili lang niyang halos mantika ito.
Konti lang yung inilagay kong extra virgin olive kanina. Okay. Ihahalo ko na itong sibuyas. Yan. Ito niya. Tapos yung bawang. Yan, bawang. At ihalo ko na siya. Kasi nga dahil baboy ito, it will take some while. Medyo tatagalan ng konti para lumambot yan. Kaya iniuna ko na yung baboy bago ko ginisa kasama niya ang sibuyas at saka bawang. Bango. Tatakpan naman natin siya ngayon. Ayan. Tapos liliitan. Liliitan natin ang apoy. Ayan, maliit na apoy lang. Tapos lagyan natin ang paminta. Para maging balanse, ay haloy na naman natin. Ayan. Ang ganda ng tingnan. Ang bango pa. Pati bawang niya, sibuyas ay naigisa na kasama ng baboy. Ngayon naman, ilalagyan natin ang tubig. Konti lang. Ang tubig o konti lang. Yan. Para lang huwag masunog. Tapos tatakpan na naman ho natin siya. Mga 5 minutes. Okay, ngayon naman ay lalagyan na natin itong ating biki. Ibinabad ko ito kasi may sariling alat ito. At ang pinanglasa ko natin ay yung soy sauce, yung toyo at saka oyster sauce. Magiging masyadong maalat kapag ka hindi ibinabad itong biki natin. Haluin natin. Yan. Itikman lang natin para malaman kung tama na ang alat niya. Pag nasa ko, tama na eh. Tapos lalagyan natin ng konting tubig na naman. Lalagyan lang natin ng 100 ml ito. Konti lang. Tapos pautuloyin po natin. Matakpan. Yan, kumukulo na. Tapos lalagyan natin ng konting harina para lang lumapot. Lalapukin lang natin ng konti. Yan. Konting pampalapot pa. Lalagay ko na lang lahat. Tapos lalagyan na natin ang carrots. Nagkulay pa yung carrots sa pinggan, no? Talagang sustansya. At saka ang repolyo. Yan. Actually, konti lang ito dahil sa maraming pinagsama-sama. Kaya dumami na siya. Yan. Tapos haluin natin. Okay. So, yan lang ho ang proseso nito mga kaibigan. Simpleng proseso lang. Pero masarap. Walang masyadong sabaw. Ay, grabe. Nakikita ko talaga yung ano, itsura. Abangan natin doon sa hapagkainan kung saan natin ihahanda ang final nito. Okay. Ang pancit Mickey. Ang sarap.
Nilagyan lang natin ng scallion. Yan. Yan, ito na ang pancit Mickey natin. Itikman natin. Tama-tama yung baboy, malambot lang talaga. Hindi ko masyadong tinagalan ang pagpapakulo. Mga nasa 7 to 8 minutes lang ang pagpapakulo ng karne para hindi talaga masyadong tumigas. Kasi kapag tinatagalan mo yan, tumitigas eh. Tingnan naman natin ang pansit natin. Ayan. Sarap. Isa pa. Lambot ng baboy. At titikman ho natin. Wow. Para kang kumakain sa mamahaling restaurant. Isa pa, bago ko magpapaalam sa inyo mga kaibigan. Sarap. Maraming salamat ho mga kaibigan sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video natin. Huwag nyo naman kakalimutan na i-like ito at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng mga pinapost na video ko. Maraming salamat ho. Bye-bye. Praise Him, Heavenly Host, Sun and Moon, Shining Stars.